Hay nako, OMG, nakakaloka, katanggol. Kung ano man yung 50 points mo na pogi points na nag-gain dahil you saved the day, you saved the, you know, last dance of Mokang sa 18 roses. Nako, wala na yung negative 100 na yan. Baka negative 500 ka kasi grabe talaga. So, yun na nga ako na panood yung ang episode 41 ng Batang, Quiapo. Ay, grabe. So, alam nyo naman, di ba, si Edwin may atraso dun sa grupo ng mga taga-tondo. So, pupunta sila dyan para singilin yung pera sa debut ni Mokang. But then, of course, nagpag-abot sila ni Tanggol. And yun nga, after nung funny and romantic dance si Tanggol with Mokang nangyari ito. Kasi nga, di ba, episode 40, napalayas na nila si Manyakis na JP na mukhang dito. So, ayan na nga, di ba, ang sweet-sweet pa nga, di ba? Kahit na ayaw pagbigyan ni Mokang si Tanggol na nagbibiro na, di ba, magiging first kiss daw niya sa lips si Mokang. But then, ayan na nga, nagpang-abot sila. And kahit na pinipigilan sila ni Mokang, parang di mo din masabing walang fault si Tanggol eh. Kahit na hindi naman mangyayari to kung di nangutang si Edwin. But then, si Tanggol, pwede namang ano eh. Alam mo yun, pwedeng nakipag-usap na lang siya na sinabi niya, bro, wag dito. Kaya lumabas na lang sila. Hindi eh. Sa kanya actually nanggaling yung unang ano, di ba? Unang sugod. Di ba? Yun. Grabe, I mean, kung kayo, makaka-attend kayo ng party na ganito, yung biglang kakagulo, ano mangyayari? Feeling ko talaga si Rigor, grabe yan, pagbababariling niya talaga si Tanggol, lagot na naman siya kay Rigor. Kasi nga, ayan, sila re-responde. And feeling ko this time, si Rigor ipapakulong na talaga si Tanggol. Kasi kahit sabi mong yung ginawa nila is self-defense, syempre illegal possession of firearms pa rin yun. Kasi I doubt it kung meron silang firearms license. So, pwede talaga silang kasuhan. So, yun lang. Sana hindi umabot ng isang buwan bago mapatawad ni Mokang si Tanggol. Kasi I'm sure galit na galit siya kay Tanggol after. Kasi nga, diba? I mean, baka na-video pa nila ano to, yung mga haters niya. So, pag na-video yan, diba, magbabiral, mapapaya siya sa buong school nila. And, diba, baka maano pa siya, madamay pa yung scholarship niya or something. Kasi baka sabihin, ay, nakikipagbarkada siya sa mga ganyan na magugulong tao. Yun lang. Kakaloka. Of course, I'm watching the episode later. Not sure lang kung mare-review ko. But anyways, short PSA. Public service announcement sa mga gusto pa manood ng MMFF. Of course, ang top 3 recommended ko ay About Us But Not About Us. Then you have Kahit Mapunina Ang Buhok Ko. Na kahit walang awards for me, this is actually the best film of the festival. But that's just me. And of course, third, yes, actually, Here Comes the Groom is good. And I think sa review ko, it tie siya with Unravel. So yeah, you could also watch it. Anyways, pasado naman sila sa akin, technically. The last two. So yun lang, folks.